guys! Welcome to my channel! Snow ngayon! Woo! Ang lamig! Salamat sa mga nanood ng vlog ko sa second episode ko. Ngayon, ang topic natin ay yung mga nag-ask ng questions sa second vlog. So, I will try my best to answer sa mga nag-ask ng questions. So, stay tuned! Guys, ang lamig! Gusto ko sanang pumasok pero ayan! Ang lamig-lamig. Ngayon, bago ang discussion, papasok muna ako sa car. Hi guys! Welcome back to my channel, our channel. Ako po si Aileen, dun sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ang inyong lingkod, sis Aileen. Sa mga disclaimer, hindi ako immigration consultant at hindi rin ako nagtatrabaho sa agency. Sinishare ko lang po ang mga experience ko at mga experience ng mga friends ko at mga kamag-anak. At salamat din pala sa mga nanood at nagtiyaga na nakinig sa share ko sa inyo sa vlog 2. So, ngayon, sasagutin ko ang ilang mga katanungan ninyo sa vlog 2. So, ang number 1 ay ang age limit. Kung may age limit po daw ba ang pag-apply ng caregiver dito sa Canada? Wala pong age limit kung galing po sa Pinas, kasi ina-allowed nila sa Pinas ang mag-work abroad as a OFW ay 23 pataas. So, sa pag-apply dito sa caregiver, as long as you are fit to work, pwede po from 23 pataas po. Number 2. So ngayon ang topic na susunod na ano is yung nagtanong sa akin sa pangalawa ay kung graduate sila ng K-12 at saka kung allowed ba na magtrabaho as caregiver. Actually po, yung K-12, i-ano natin dito sa Canadian studies, bali high school lang po yan. Kailangan pong makatapos kayo ng 4th-year college or 2nd-year college with diploma or certificate. And para sure kayo, magpa-assess din kayo sa Presidential Accreditation. So, hindi ko na po babanggitin kung ano yung mga ano kasi na-discuss na natin sa ano sa previous na vlog ko. Ngayon, sa ECA kasi ang result niyan pag nagpa-assess kayo, it should be naka at least 1 year post certificate or diploma. So, dun sa mga undergrad at nagpa-assess sa ICAS, ICAS, I think much better na tapusin nyo na lang po ang pag-aaral ninyo para mas may chance, mas malaki ang chance na makapag-apply kayo dito sa Canada. Kasi kung undergrad, pag nag-apply kayo sa ICAS, kasi napakatagal, it takes 12 months. So, yung 12 months na yan, why don't you just i-continue na lang ang pag-aaral ninyo? Kung third year kayo, why don't you just try nyo na lang your best na ipagpatuloy na natapusin yung maging 4 years course. O kaya, yung kung naka 1 year kayo sa college, pwede nyong gawing 2 years, at least makakuha kayo ng certificate. Di po ba? Sana maintindihan nyo. And then, yung mga, last time kasi, dun sa LICP, Live-In Caregiver Program,
at least 72 units noon. Pero ngayon, yun na ang pinagkaiba. Kailangan na nila ng credentials result na nakatapos kayo, na may pakita kayong diploma o kaya certificate. So, ngayon, yung mga experience daw na possible na automatic na makapasa as a caregiver. Ang advantage po dyan sa mga experiences na number 3. And then, ang susunod ay yung mga nagtanong sa possible na experience or kahit na walang experience. Actually, guys, ang automatically na allowed or na experience ninyo kahit na hindi kayo nag-nanny, na hindi kayo nag-work sa Hong Kong, Singapore na nanny, pero kayo ay midwives, nurses, physical therapists, at nag-work sa hospitals or clinics or nurseries, tsaka yung teachers din po, kasi nag-alaga ng bata or sa school, ganyan, medyo may chance po yan na kahit hindi kayo experience ng nag-work as a nanny, malaking chance po yan na experience na ilalagay ninyo sa application ninyo. Number 4. Guys, meron din pang nag-ask sa akin ng questions doon sa about sa IELTS, kasi nahirapan daw siyang magsalita ng English. So, humihingi siya ng tips kung paano. Ngayon, sis, sana nakikinig ka. Ito, kung nahirapan ka sa English, ang the best way na gawin mo is read books, story books, tsaka manood ng English movies. Yan. Tsaka pwede ring kumanta ng English para maano mo yung pagpronounce mo. At tsaka isa pa, kung may kakilala kang marunong mag-English, try to talk to them na slowly. Slowly na mag-English ka, na magsalita, para slowly rin na matututunan mong magsalita. Actually, ako nga rin, medyo slowly pa rin ang pagsasalita ko ng English, pero at least nakakapagsalita tayo. Just feel free to talk English para unti-unting matututunan mo ang pagsasalita ng English, lalo na sa sa speaking. Pag nasa harap ka na ng mag-i-interview sa'yo. So, just feel free, express your feelings. Kasi mostly pag mula sa looban mo, makakapagsalita ka ng totoong-totoo. At saka kahit na ninenervyos ka, pero kaya mo pa rin i-express yung feelings mo. Basta unti-unti kang makapagsasalita ng English. Just feel free. Ganun po. And doon sa may nag-a-ask din po na doon sa previous na program, sana nakikinig ka rin, sis. Kung gusto mong pumalit sa doon sa new pilot ngayon, at kasi nasa 8 months ka na ngayon, pero that was ang program mo ay yung sa child care, pero ngayon may new pilot na in home caregiver provider or home support worker. Kung gusto mong pumalit para makuha mo yung family mo dito, kailangan na yung employer mo mismo ay mag-apply ng job offer. Kung may job offer na, pwede kang mag-apply as in-home child care provider para makuha mo yung family mo dito. And yan po ang ano natin, ang topic
ko ngayon, yung pagsagot sa mga katanungan ninyo. Please subscribe to our channel for more updates at marami pa tayong topic with regards sa caregivers at kung ano-ano pa. Ang lamig-lamig ngayon, guys. Look, ang ginaw-ginaw. Look at that outside. I hope guys you enjoy at naintindihan ninyo ang mga na-discuss ko ngayon. So, for further information at hindi nyo naintindihan, please click the link below www.cic.ca. Okay? See you soon! Thank you! Hi guys! If you like this video, please like, subscribe, and share to your friends for more videos. And if you have any suggestions, questions, put in comments and I will answer to my next video. Maraming salamat po! God bless!